Muling magbabalik ang indie actor na walang takot sa hubaran. Yan si Charles Delgado. Alamin natin, bakit nga ba siya nawala? Totoo bang ibinahay siya ng mayamang bakla? Ito at marami pang katanungan ang ating lilinawin sa kanyang first public appearance. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafo. WTFU! Sa lahat ng pelikula mo, puro kapwa lalaki na kahit sila. Walang babae? Meron, pero mas marami yung lalaki. Ah. Na nakaka-partner sa movie. So paano mo ginagawa? Eh, syempre lalaki ka. At sa tunay na buhay, babae yung mga eksena mo sa kwarto. Eh, paano mo ina-acting yung sa kapwa lalaki? Wala, acting-acting lang din na tipong parang nag-uusap kami habang may bedsing kami ng mga lalaki. Ganyan. Pero pag sa babae, wala nang usap talaga ng right acting na. May naganap ba? Halimbawa sa babae, after nung eksena, tinuloy nyo. Oo. Oh, meron? Normal. Meron? Meron. Nakarelasyon mo o wala lang? Chorba-chorba lang? Yung iba, relasyon. Yung iba, wala lang. After set lang, gano'n. After set? Saan gagawin? Depende kung sa mall. Ay, mall. Sa mall? Alam mo, sa mall. Park ng mall yun. Sa food court. Meron ka bang pinagtripan o talagang tinanggap na offer? Ah. Ay, ayan na. Siguro last, tagal na eh, 2010. Oh. Parang ganun. Anong offer? So, ibig sabihin, bukas ang iyong puso para sa bating? Siyempre. Ay, ayan na. Ay, teka lang. Oh, masa, may kontrata ba ito? Pwede ako magpa-drop. Bago ang lahat, shout out po muna kay Odds na mahigit isang taon ng platinum member. Bongga ka dyan! Maraming salamat naman at syempre, i-enjoy mo yung mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede ring pumunta sa channelfoo.com. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Charles Dickens. Charles Delgado. Hello naman sa'yo, Charles. Hello. Ang iyong pagbabalik. Yeah, hopefully. Oh, kasi si Charles Delgado po. Nako, marami mga bading dyan ang nakakakilala kay Charles Delgado dahil sa mga indie films na nagawa niya in the past. Natatandaan mo ba kung nakailang indie films ka? Ang natatandaan ko is more than 20, 23, something like ganun. Tapos parang ano ka pang ito, di ba? Parang 18 anos ka pa lang. Yeah, start ako early 18 years old. Okay, ba't ilan taon ka na ba ngayon? 29. Ah, pwede pa. Sa kalendaryo pa. Oo. Hindi, so 18 years old ka. Paano ka napasok sa paggawa ng mga pelikula? Kasi yun, nag-start ako as extra sa mga TV, like commercials, sa mga show, gano'n. Oo. And then, may naka-discover sa akin. Tapos, dinala ako sa audition sa mga movies. Uh-oh. And then yun, dun yung nag-start. Yung una mong pelikula, kailangan ka agad mag-uban? Oo, yun yung pinagawa sa akin ni Direk eh. Parang... Sino Direk ito?
si Direk Joventan. Ah, Joventan? Ah, talaga? Okay lang ako si Direk Joventan. Anong pelikula? Ah, Booking. Booking. Ah, so gay film ito? Yeah. Sexy gay film. Okay. Paano ka napapayag na alam mong gay film ito at magbubad? At syempre may ka-eksena sa kapwa lalaki. Oo, eh wala. Eh, kasi siguro, hilig ko rin talaga umarte. Kaya, yun, nag-go na lang ako. Anong natatandaan mo ba kung ano yung ipinakita mo dun sa pelikula? Frontal nudity, first time. Wow. Nasa glass ako, so medyo blurry yung glass. Na parang ganito. Pero blurry din. Ayun lang yung parang pinaka, ano ko, first frontal. Parang ganito may glass? Yeah. O, so, di tama-tama. Alam mo ba inihanda namin itong glass na ito kasi gusto natin ulitin. Uulitin daw ni Charles Delgado yung eksena niya sa Booking. Ito ang salamin, tas nandito ako sa harap. So ano, hindi ka na-awkward? Sanay agad? Go agad? Noong una, kinakabahan kasi syempre, may mga cameraman, may gano'n. Pero wala lang, kasi umaarte pa rin ako even nung nakaupad. So, okay lang. Eh siya umaarte? Hindi. Siguro kung may girl na partner lang. At kasi sa lahat ng pelikula mo, puro kapwa lalaki na kahit sila. Walang babae? Meron, pero mas marami yung lalaki. Na nakaka-partner sa movie. So paano mo ginagawa? Eh, syempre lalaki ka. At sa tunay na buhay, babae yung mga ka-eksena mo sa kwarto. Eh, paano mo ina-acting yung sa kapwa lalaki? Wala, acting-acting lang din na tipong parang nag-uusap kami habang may bedsing kami ng mga lalaki. Ganyan. Pero pag sa babae, wala nang usap talaga right na acting na. May naganap ba? Halimbawa sa babae, after nung eksena, tinuloy nyo. Oo. Oh, meron? Normal. Meron? Meron. Nakarelasyon mo o wala lang? Chorba-chorba lang? Yung iba, relasyon. Yung iba, wala lang. After set lang, gano'n. After set? Saan gagawin? Depende kung sa mall. Ay, mall. Sa mall? Alam mo, sa mall. Parang mall yun. Sa food court. Sa food court. Okay. Okay, di sa ano naman, kapwa lalaki. Siyempre, di ba may mga ka-eksena ka doon? May mga time ba na naapektuhan yung ka-eksena mong lalaki? Ah, meron. Ay, sino yan? At ano ginagawa mo kapag gano'n na naapektuhan yung ka-eksena mong lalaki? Wala, tuloy pa rin kung ano yung story, yung script, ayun pa rin. Pero meron bang nangahas na halimbawa, imbitahan ka ng kapwa lalaki na yun na ituloy nyo? Kung meron babae na tinuloy ninyo, meron bang kapwa artistang lalaki na nangahas na i-invite ka at sabihin ituloy natin sa labas? Wala. Sa mall. Charot! Hindi, wala. Wala naman. Pero syempre, bilang ganyan yung genre ng pelikula na ginagawa mo, may mga offers from rich gay men, ganyan. Meron. Anong hindi mo makakalimutan na offer sa'yo? Hindi ko makakalimutan alas lahat ng offer kasi sa dami na nag-o-offer kung ano-ano na yung mga sinasabi nila. So para sa akin, iisa na lang yung same offer sila pero medyo napaka parang indecent talaga. Meron ka bang pinagtripan o talagang tinanggap na offer? Ayan na. Siguro last tagal na 2010, 11, parang ganun. Anong offer? Na parang date, ganyan. So nakipag-date ka? Tapos, date may ganap? Nung time na nag-edit. Kumbaga dun sa ano, nag-scroll up, tapos nag-swipe. Sinuswipe yung mga memories. May ganap? Meron. May ganap. So nakipag-relax. Palakpakan! Ayan na, may ganap. Meron. Okay. Etong ganap na ito, may nauwi ba sa mga ganap? May nauwi ba sa karelasyong badig? Meron swipe, pero through, hindi talaga kami parang nakikita palagi. Pero karelasyon mong badig? Masasabi mo? Siguro parang friend, close friend na talagang nakarelasyon ko. So ibig sabihin, bukas ang iyong puso para sa badig? Siyempre. Ay, teka lang. May kontrata ba ito? Pwede ako magpa-draft. Magpa-draft ako ng kontrata.
Teka lang. So ngayon, willing ka pa rin. Halimbawa, mayroong lumapit sa'yo na bading mag-offer at sabihin ka gawin kang boylet o karelasyon. Pwede. Mapag-uusapan naman yan. Ba? Pwede daw, direct. Naku, ihahanda ko na. Pwede mo gusto contract signing? Eh, yan naman. Lagyan natin ang message yan ng contract signing. Pwede, pwede. Pero ito, ano ka, nagbabalik ka ngayon sa showbiz. Oh, willing ka ulit gumawa ng mga mapapangahas na mga yes, indie films. Na mas gusto ko pa nga mas... Ano pa eh, ano pa tawag dito? Mas sexy? Parang mas sexy pa? Kesa sa dati. May mas sexy pa dun sa mga pinapakaw mo? Di ko alam. So okay, willing? Oh, willing syempre. Pero medyo mukha ka. Pero in fairness ang pogi niya, no? Ang ganda ng mukha niya. Kahit sabihin mong ilang years ago, 20, ilang years na ka ng 18 years old, 18 years old. So mga 11 years after. Pogi ka, pwede ka pa talagang bumalik sa showbiz in fairness. Sana nga, makabalik. Diba? So kahit ganun ulit mga gay-themed films, okay lang sa'yo? Oo, oh, walang problema kasi parang hinahanap ko rin talaga yung pag-arte. Na-explore mo ba? Halimbawa, usong-uso ngayon sa Twitter, ganyan. May mga videos sila, mga solo videos, o kaya naman meron sila mga kapartner, tapos subscription ang ginagawa. Willing ka ba? O baka meron ka na, hindi ko alam. Meron na akong Twitter, gumawa na ako ng account, so nire-ready ko na lang para doon. So gagawa na ako ng premium accounts. Wow! So may gagawin ka? Meron din, syempre. I-shoot natin dito! I-shoot na natin dito! Game! Direk, itigyan na muna natin itong taping. Mas interesado ako doon sa pag-shoot niya ng mga videos niya sa kanyang premium account sa Twitter. So anong gagawin sa tingin mo? Mag-all the way ka doon sa mga videos mo? Siguro, depende kung anong maisip kong concept. May available na bang videos? May nagawa ka na? Marami akong nakasave eh. Marami ka nakasave? Dati pa ginagawa ko na eh. Ay, oo, nagbangko ka na ng mga episodes. Yeah, marami na lang. Asan yung phone mo patingin? Wala. O dahil dyan, aabangan natin yan. O, naku, sabi ko na nga ba. Alam mo, ikaw mukha kang artista pa. Kapwa mo artista, wait. May nagsabi na ba sa'yo? Pero ako nakikita ko. Baka, sino ba? Sino? Jace Flores. Jace Flores. Si ano, Survivor. Survivor ba? Oo. Mas guwapo siya. Ah, oo. Okay. Jace Flores. Kaya si Jace Flores? Parang yung malaki katawan na may tattoo. Belia. Wala na pala yun. Si Jace, oo, na may tattoo din. Oo, oh, maiti yun si Jace Flores. Mm-hmm. Bakit ba parang hindi pa ako sigurado sa pangalan niya? Kasi lang ko yun. Next yun na pa. Huwag na nitin sa'yo. Ako. Asa na si ano? Isa kayo na to sa kotse. Saka sa ilong mo? Pag naka-side view siguro. Fairness! Saka ano ah, walang gawa. Wala. Oo, kasi di, wala naman kami something sa may gawa. Yung iba kasi hindi lang gayong gawa. Hindi, pero hindi sa'yo kanya walang natural. Hindi, fairness kasi dun sa mga batch nyo, tingin talagang natural eh. No, direct. Mga natural na acto, very raw. Diba? Nag-workshop ka ba ng mga dati? Habang hindi. Talaga sabak agad. Nasa dugo lang kasi yung dad ko before, actor talaga siya. Sino? Sa theater. Ka-trabaho niya sa Charo Santos. Yung binatapos siya. Sector Concho! So parang nakuha ko. Pero nag-atit ng pelikula din. Hindi. More on theater acting sila before. Like ng mga... Nasaan na siya? Wala na, matagal na siyang nasa kay Papaga. Wala na, amulis na. 9 years old pa lang ako, wala na siya. Ang bilis, hindi mo na masyado nabutan. I'm sure pogi din. Siguro, siya yung nasa likod ko eh. Nung binata ko sa... Hello po! ayan! Ang taray ng outfit. Mga old school. Nung ano ba? Nung sa start ka, may ganyan ka na, may mga tattoo ka na. Wala pa. May isa wala. Oo, wala so, pa. So wala ka pang movie na may tattoo pa? Meron yung kay Direk GA, yung kilig. Yun yung huli mo? Sa Ninfo yata, meron na yata akong tattoo. Yun yung huli mo? 2018. O, eto na, may mga questions ako para sa'yo, ha? Sige. Sagutin mo lang. Maganda o magaling? Magaling. Magaling, kaya hindi masyadong maganda. Performance mo rin talaga prefer ko. Okay. Ikaw ba ay magaling?
Depende kung magaling din siya eh. Kung i-rate mo ang sarili mo ng 1 to 10, 10 as the highest, anong score mo? Siguro 8.5, 9. Sige, gawin natin yan 10. Gawin natin yan 10. Kung ito, nakita ko yung sa portfolio mo, may mga naka-eksena ka ng mga indie actors na nakilala rin sa pelikula, sa paggawa ng pelikula. Sino-sino yung mga natatandaan mo na naka-eksena mo na mga aktor? Ang naka-eksena ng mga actors, natatandaan ko si Mark Morales, si, yun nga yung katrabaho sa Boylet, si Geoffrey Javier, tapos sino pa ba? May nakita ko Emilio Garcia. Ano, iba siya. Hindi ko siya naging na katambal. Parang sila ni Marco Morales talaga yung magka-eksena. Pero si Marco Morales, meron kayo eksena? Oo, pero hindi talaga siya as in katulad nung sa ibang na nagkikiss kami, na gano'n, hindi. Ah, okay. Kasi parang kapatid ko siya sa story na yun eh. Ah, hindi ba kayo magkapatid? Oo. Co-writer, hindi ko gagawin magkapatid. Hindi talaga. Para matuloy na. Oo, dapat meron kayong karelasyon. Meron ka bang ano, halimbawa may ganitong aktor na, naku, itong ka-eksena ko, ganito to humalik o ganito to bumanat sa eksena, tapos may ganitong aktor na, naku, wala na namang wenta to, ako na naman ang gagalaw. Meron ka bang ganyan noon? More on siguro arte. Pagdating sa arte, pero sa bed scene, depende. Sa bed scene kasi talaga nagko-contribute kami, dalawa. Parang habang nagkikis kami, pre, ikaw naman dito, pre, ikaw sa ganyan. So, tulungan lang talaga. Gusto ko yan. Habang may ka-expense na tayo, sa tawag ko, pre. Tapos natawagin kitang bro. Bro. Habang magka-exena tayo, gusto ko yung binubulungan mo ko, tapos pre, tapos bro. Pwede, pwede. Nakakaloka. Meron ka bang favorite na ka-eksena ng lalaki? Favorite na naging ka-eksena ng lalaki? Wala eh. Trabaho lang talaga. Wala ka pakialam kung sino. Oo, talagang work lang ako. Trabaho, trabaho. Pero siyempre wala mga plaster-plaster yan, di ba? Wala. Talagang hubad kung hubad. Kahit marami nakakita, okay lang. O, dito wala naman masyadong tao. Matrona o bading? Pwede both. Isa lang. Nako. Bading na lang siguro. Ayan, very good. Bading. Pero nakatry ka na ng matrona? Before, oo. Dati. So, meron ka, nakailang matrona ka na? Siguro, dalawa. O, itigil mo na yan. Patagal na yun, dali ko. Pero, bading, nakailang ka ng bading? Nako, hindi mabilang. Siguro mga dalawa. editing skills itong si Charles Delgado. Meron siyang editing skills na guro-guro pa tapos dalawa lang. Hindi ako naniniwala. Hindi, mga ganun nga. Talaga. 2, 3. Gano'ng katagal yung ano, yung karelasyon ng bading? Yung isa, kung dalawa lang yan. One day? Ah, ganun lang? Dinaig ko isang linggong pag-ibig din in the popping. Oh, yung isa. Ganun lang, mabilis lang. Yung isa? Pinakamatagal siguro? Month? A month? Abutin naman natin. Ah, ako, abutin natin after hanggang matapos yung pandemya. Pwede, matagal-tagal yun. I-hope natin na matapos na agad para matapos na rin. Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Oh, yun yung kumalat. Last 2012? Nagkalat ka? Ano yan? May nakachat ako before, video call, and then siguro, after like a year, doon na siya kumalat. So, anong ginagawa mo doon sa video? Okay, natapos. Oo, natapos. Ang alam ko, natapos ako ron eh. Bago hindi mo alala? Hindi. Tapusin natin dito. Pwede. Ito po. Anong year to? 2011, 12. Ganun. 2011 po, meron po siyang selfie video na may kachat siya. Tapos, hindi po niya matandaan kung siya po ay natapos dun sa video na yun. Bilang hindi po niya matandaan, itutuloy po dito sa WCFU yung continuation o karugtong ng video na yun. Pwede ba? Siguro. Ano, sino yung kachat mo? Babae, lalaki, bading, babae. Tomboy? Ah, babae. Siguro, ano yun, mga scammer that time na hindi ka na matandaan. Ano to? First time mong gawin o naging habit mo na yan dati? Ano lang, first time lang siguro. Hindi sigurado. Kachat ko lang siya. Oh, may mga nakakachat din kasi ako na mga girls yan. Meron ka rin nakakachat na mga bading tapos ganun din ang ginagawa mo? Meron kang videos? Hindi, wala.
Nung time na yun, sa babae lang talaga. Exclusive? Yeah. Invite mo na sila sa social media accounts mo o sa mga gagawin mo. So yun nga guys, follow nyo ako sa Twitter @onlycharlesd. And then yung bago kong accounts sa Instagram, Facebook, and yung Facebook page natin. Basta search nyo lang Charles Delgado, same na yun ang mga profile pictures. And active naman ako sa chat, so chat nyo lang ako. And yun, ingat sa mga fake accounts. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa iyo, Charles! Siyempre, magkakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at siyempre sa www.channelfu.com. This is Mr. Fu, Mad Ganon! May dumi. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. Pwede ring pumunta sa channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwapo. WTFU!